Magandang buhay mga kaibigan, narito ang isang kwento ng pag-ibig na siguradong kikiligin kayo. Ang kwento ng pag-ibig ni Celine at James na ating pinamagatang My Ex-Boyfriend Secret Baby. Pero bago tayo po magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Nag-hamstring stretch sa bar si Celine nang marinig na bumukas ang pinto ng studio. Biglang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang makita sa wall-to-ceiling mirror ang matangkad na figura sa likuran niya. Nalaki ang kanyang mga mata at pinagpawisan ng mga kamay na nakahawak sa bar. Hindi ito pwedeng mangyari. Bunga lang ng imahinasyon niya ang nakikita. Imposibleng si James ang nakikita niya. Malamang ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang isip. Lagi kasi niyang nakikita si James kapag pagod siya o kaya stress na pareho niyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Humigpit ang pagkakahawak ni Celine sa bar. Iminulat at ipinikit niya ang mga mata para malinawan ang isip. Iminulat uli niya ang mga mata at pumitlag na naman ang kanyang puso. Imposibleng si James Orban niya ang lalaki. Maraming matangkad at gwapong lalaki na maaaring basta na lang maligaw sa kanyang studio. At, "Hello, Celine?" "Diyos ko, siya nga!" Hininga ng maralim si Celine at itinuwid ang mga balikat kasabay ng pagharap sa lalaki. "James!" Ano yan sa malamig at formal na boses? "Sana ay hindi mo iniisip na magpapabook sa unang klase sa hapon. Puno na yun." Gumala ang mga mata ni James sa hapit niyang damit pansayaw. Nagtagal ng ilang sandali ang mga mata ng lalaki sa kanyang bibig bago sinalubong ang kanyang mga mata. "You look as beautiful and as graceful as ever, Celine." Wika nito na parang hindi siya nagsalita. Rumagasa ang emosyon sa katawan ni Celine nang marinig ang boses ni James. It was rich, dark, and deep, and smoky. Walang nag-iba sa anyo ng lalaki, maliban sa pumayat ito ng kaunti. Mahigit na 6 na talampakan ang taas ni James. Makintabang itim nitong buhok na hindi tuwid at hindi rin kulot. He had the darkest brown eyes she had ever seen. Matangkad na si Celine sa taas na 5 talampakan at 7 pulgada. Ngunit nanliit pa rin siya sa harap ni James. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na balerina sa isang music box. "Ang lakas naman ang loob mo na pumunta rito." Angil ni Celine at tinignan ng malalim si James. "Akala ko ba nasabi mo na ang lahat? Sa England, 2 taon na ang nakararaan." Tila may umandap-andap na maliit na liwanag na parang pen-size flashlight sa likod ng mga mata ni James. Hindi iyon napupuna ni Celine kung hindi siya nakatitig kay James. "Nandito ako para sa negosyo. Naisip kong baka magandang pagkakataon ito para magkita tayo." "Magkita? At anong gagawin pagkatapos?" Taas noon niyang tanong. "Magkwentuhan tungkol sa nakaraan? Time and distance has done the trick. Wala na akong gusto sa'yo." Tumalikod si Celine at bumalik sa bari. "May klase ako na magsisimula 5 minuto mula ngayon." Aniya at kinausap si James sa salamin. "Maganda sigurong umalis ka na. Kung ayaw mong mapaligiran ng 20 batang babae na nakasuot ng tights at leotards." "Bakit nagtuturo ka sa halip na sumasayaw?" tanong ni James habang nakatitig sa kanya sa salamin. Pinaikot ni Celine ang mga mata at hinarap ang lalaki. Namaiwang siya at sinamangutan ito. "Hindi na ako nakahabol sa audition." Nagsalubong ang mga kilay ni James. "Na-injure ka ba?" Pinigilan ni Celine ang pagsilay ng mapait na ngiti sa mga labi. "Heartbroken and pregnant sort of qualified for injury, didn't it?" "Parang ganun na nga, kaya pinili ko na magturo na lang. Back home in Laguna seemed the best place to set off to do it." Iginala ni James ang mga mata sa lumang silid ng gusali ng ginawa nilang dance studio ng business partner na si Grace. "Magkano ang upa mo rito?" Hindi maiwasan ni Celine na maghinala. "Bakit mo tinatanong?"
Nagkibit-balikat si James. It's a sound investment opportunity. Lagi ako naghahanap ng magandang commercial property. Napasimangon si Celine habang pinagmamasdan si James. Akala ko hotel ang pamilya mo, ang inaasikaso mo. Pag mamay-ari ng pamilya Urbana, ang Urbana Hotels, world-class hotels na may sangay sa iba't ibang panig ng mundo. Nagmamay-ari din ang mga Urbana ng malawak na lupain, hindi lang mang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. May isang bayan pa nga sa Cebu na mismong ninuno pa ni James ang nagtatag. Gusto lang may sariling kaharian ang mga Urbana. Kaya hindi mapirami sa isang lugar si James dahil sa dami ng negosyong inaasikaso. Numisi si James, I've diversified quite a bit since I saw you last. Marami na akong bagong interest ngayon. Commercial property is a sure bet. It often gives much better returns the domestic property market. Naglapat ng marina mga labi ni Celine habang kinokontrol ang emosyon. Hindi niya napaghandaan ang muling pagkikita nila ni James. Hindi madali na magkunwaring walang epekto sa kanyang lalaki habang parang kinakaid ang kanyang puso. Sigurado ako na kapag nakausap mo may-ari nitong gusali, sasabihin nila sa'yo na hindi ito pinagbibili. Nakausap ko na. At umangat ang gilid ng mga labi ni James at nagmukha itong pilyo. Isa iyon sa mga bagay na nagpapitlog sa puso ni Celine nang una niyang makilala ang lalaki sa England kung saan siya nagpa-perform bilang isang balerina. At iyon muli ang kanyang nararamdaman kahit pa matapang niyang sinabi na wala na siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Inaloko sila. Isa yan sa mga rason kung bakit nandito ako sa Makati. Nag-expand ang Urbana Hotel Corporation sa buong mundo. Plano naming magtayo ng isa pang luxury hotel sa Baguio at Ilocos. Nabasa mo na siguro yun sa dyaryo. Siguro hindi niya iyon napansin. Sa kabila ng matinding galit kay James, ay hindi pa rin mapigilan ni Celine ang sarili na tumingin sa mga dyaryo at magazine kapag may nababanggit tungkol sa lalaki at sa pamilya nito. Ilang buwan lang ang nakararaan ay nabasa niya ang pakikipaghiwalay ng nakatatanda nitong kapatid na si Tony sa asawang si Aisa. Nabasa rin niya na ang nakababata nitong kapatid na si Randy ay nanalo ng malaking pera sa kasino sa New York. Pero wala siyang nababalitaan tungkol kay James. Sa loob ng 2 taon ay nawala rin ito sa radar ng media. Hindi! Marami akong mas importanteng dapat gawin kaysa makibalita tungkol sa'yo. Ani ni Celine at tiningnan si James na parang wala itong halaga sa kanya. Tinititigan din siya ni James. Hindi pinakita ni Celine sa lalaki ang totoong nararamdaman, subalit matindi ang epekto ng presensya nito sa kanya. Parang binabanat ang kanyang balat, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at parang may nagliliparang paru-paro sa kanyang sikmura. Hindi niya hinihaan ang sarili na isiping magkikita pa uli sila ni James. Sa malamig at miserableng araw ng Disyembre, 2 taon na ang nakararaan ay biglang tinapos ni James ang 8 buwan na nilang relasyon. Sa loob ng mga nagdaang panahon ay tumigas na parang yelo ang pagmamahal niya kay James. Yelo na nakatarak sa kanyang puso. Anong klaseng hangal siya para mahalin ng isang lalaking walang puso na katulad ni James, na hindi niya sinagot ang mga tawag niya o ang mga email niya? Ang hinala niya ay nagpalit ng address ang lalaki para lang mawala siya ng tuluyan sa buhay nito. Pagkatapos ngayon ay babalik ito na parang walang nangyari. Bakit ka ba nandito? Tanong ni Celine na may kasamang pandidilat ng mga mata. Patuloy pa rin si James sa pagtitig sa kanya, subalit bahagyang naging masuyo ang mga mata nito. Ang dark brown na mga mata ng lalaki ay parang tunaw ng tsokolate, habang ang bibig ay parang tukso na ng aakit. Parang nararamdaman uli ni Celine ang mga labi ni James na hinahagkan siya. Kumibot ang mga labi ni Celine sa alaala nang maisip niya kung ano ang pakiramdam na makulong sa mga bisig ni James. Ay parang may humihila ng magaspang sinulid sa 4 na bahagi ng kanyang puso. Dali-dali niyang kinontrol ang sarili bago pa tuluyang matawid ni James ang drawbridge na
pumoprotekta sa kanyang puso. Umalikip-kip siya at pinaglapat ng Marina ang mga labi. Gusto kong makita ka uli si Ling. Gusto kong matiyak na ayos ka lang. Wika ni James. Napabugas siya ng hininga. Ayos lang? Bakit naman hindi? Sobrang laki na nga ng ego mo kung iniisip mo na hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. 2 taon na nakararaan, 22 months and 14 days to be exact. Nakamove on ako. Maigba ka bang idinidate? Tanong ni James na nanatiling nakatitig sa kanya. Itinaas ni Celine ang baba. Yes, as a matter of fact, I am. Mukha namang hindi apektado si James sa sinabi niya, subalit naramdaman ni Celine ang tensyon mula sa lalaki na wala namang kanina. Would your corrupt partner mind if I stole you for a dinner this evening? Hindi ako makikipag-date sa'yo, James. Maringwi ka ni Celine. Hindi ngayong gabi, hindi bukas ng gabi, hindi kahit kailan. Makabang ito palapit sa kanya at pinigilan siya sa braso. Bago pa siya makalayo, napatingin si Celine sa kamay ni James na nakahawak sa kanyang braso. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan. Parang kumukulo ang kanyang dugo sa simpleng hawak lang ni James. Ramdam niya ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso at ang panginginig ng kanyang sikmura ng humigpit. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Is one night so very much to us? Hinawakan ni Celine ang kamay ni James para baklasin, subalit pinigilan ito ng isa pang kamay ng lalaki. Masyado itong malapit sa kanya. She could feel his warm, minty breath on her face. She could smell his lemon-based aftershave. Ramdam niya ang pagresponde ng kanyang katawan na parabang naka-autopilot iyon. Huwag mong gawin ito. James, aniya sa nanginginig ng boses. Huwag gawin ang ano? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Ang hinlalaki naman ito ay parang nanghihipnotismong humaplos sa likod ng kanyang kamay. Napalunok si Celine. Alam mo kung ano, laro lang ang lahat sa'yo. Nandito ka sa Makati at kailangan mo ng makakalaro. Sino nga ba naman ang magandang piliin kundi ang isang dating karelasyon na hindi maghahabol sa'yo kapag tapos ng lahat? Kumangat ang gilid ng mga labi ni James. Mas mababa pa palang opinion mo sa akin.